Hello guys! So, ngayon, gagawa tayo ng mga orders ng mga bag na gamitin dito sa school sa Japan. So, meron tayong 5 sets na bag. Gagamitin natin tela is cotton at saka is yung quilt. So, ito yung mga design ng fabric na pinili ng ating mga customer. So, meron tayong McQueen, Minnie Mouse, tapos ayan na po yung, ito po yung quilt na gagamitin natin sa dalawang klase ng bag. Yung lesson bag at saka yung shoe bag. So, meron tayong Snoopy, Super Mario, ayan, Disney Princess, yung mix, yung lahat na yata ng ano, Disney Princess na ano. At saka sino ba pangalan nito, si ano, yung si Belle, Beauty and the Beast, yet a Beauty and the Beast na design, at saka sino ba to? hindi ko na no. Ayan, kayo na ang kumilala sa kanya. Ayan, basta ano, Disney Princess siya. So, ayan, bali ilang set yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 set po yung gagawin natin. So, sa bawat set is meron tayong isang lesson bag, yung malaki, tapos shoe bag, tapos tatlong ano, drawstring na bag. Yun yung lalagyan ng mga damit, lalagyan ng mga cup at saka ng toothbrush. So, yung una natin gagawin ngayon is yung lesson bag. Nagagamit ng mga bata at lalagyan ng mga gamit na kailangan nilang dalhin sa school. So, ganito po yung itsura ng lesson bag. Yung ano lang siya, yung square ano ba, parang medyo rectangular na ano, na size. So, meron na po tayong nakahanda na pattern. So, yung size po ng ating pattern is 30 by 40 centimeter. So, 30 yung haba, 40 yung lapad. Ayan, so sulat na dyan. Lesson bag size 30 by 40 centimeter. So, ayan, guguhitan lang natin ng ito ay para doon sa handle na ikakabit natin dyan mamaya. So, maglalagay lang tayo ng allowance doon sa may nilagyan natin ng ano, tatlong guhit para sa pagtupi natin mamaya pagtahi. So, itabi muna natin. Tapos ngayon, gagawa tayo ng shoe bag. So, ganito naman yung itsura ng shoe bag. Yan, lalagyan ng sapatos.
So, meron na rin tayong pattern para dyan. So, ang haba naman niya is 30 by 23. Yung size niya is 30 by 23. So, yan. I-trace lang din natin. Tapos, gupitin natin dun sa size na naayon doon sa ating pattern. So, ganun din. Maglagay din tayo ng alawan sa taas para sa pagtupi mamaya. Ayan, gupitin na natin. Ayan, so itabi ulit natin para maggupit tayo ng iba pang bag. So, yung sunod naman nating gugupitin is yung tatlong drawstring bag. Yung yung L, M, tapos S. Ayan, mask. May dalawang mask na free, tapos isang lunch mat or placemat. So, yan po yung ginagamit dito ng mga bata sa school. Naka, ano talaga siya, naka team, naka set. So, yung una natin gagawin dito is yung L size na drawstring bag. So, meron na rin tayong pattern para dyan. Size naman ng ating L size na drawstring bag is 38.5 by 31 centimeter. So, 38 yung height, 31 yung wide, yung width niya. And so, maglalagay din tayo ng medyo malaki-laking allowance sa taas para sa pag-fold ulit mamaya para ikabit natin yung tali. So, same lang din po yung gagawin natin doon sa M size at saka sa L size. Sa M size at saka sa L size. Size na drawstring bag. Ito po yung nilalagyan nila ng yung cups at saka yung toothbrush nila. Ito naman yung kadalasan is nilalagyan ng kanilang mga meron silang mga ginagamit na mga towel para pampunas ng kamay. So dito nilalagay kadalasan kasi dinadala nila ito sa school 5 piraso, isang piraso kada araw. So ilalagay nila ito sa bag na ito.
Then, yung sunod natin gagawin is yung lunch mat or yung placemat. So, yung size ng ating placemat dito is 35 by 25 yata. Not sure. Final size ng ating placemat dito is 30.5, tapos yung haba naman niya is 37. Sa aking set is meron akong nilalagay na 2 piraso na mask free. So, yan po yung size ng pangbata na size, M size.
times mat, tapos LM at saka S size na drawstring bag, tali, tapos isang shoe bag, at saka isang lesson bag. Tatayin na lang po natin ito at para magawa ko na rin yung ibang iba pang order. So ayan, ito po yung order natin na iba, so gugupitin ko rin to at saka tatayin.